Eto ay isang witch. At eto naman ay mas maangas na witch. Pero eto talaga yung pinakamalupet kasi kahit creative, pinapatay ako napakatapang. At di ko alam anong klaseng hayop to, pero parang mas malala pa to sa tatlong witch kanina. Sa video na to ay susubukan natin mag-survive ng 100 days dito sa Better Minecraft Bedrock Edition. Ang malupet pa dun is gagawin natin siya in hardcore mode. Ibig sabihin, kung ma-deadpool tayo, eh wala na, finish na. Ang magiging goal lang naman natin dito is mag-survive ng 100 days kasi hardcore to boy, tapos medyo mababangis pa yung mga hayop dito. Papatayin natin lahat ng mga bagong boss dito, tapos patayin na rin yung Ender Dragon. Huwag na lang yung Netherite armor kasi katabad na yun. Lagi akong namamatay sa Minecraft Survival, pero mamamatay ba tayo dito? Siyempre, ikadalawamput na beses ko na to eh. Dami kong ebas, enjoy nyo na lang yung video. Day 1 ay nag-spawn tayo dito sa isang kakaibang taiga biome. Kasi syempre better on bedrock to, diba? Pero yung totoo talaga ay nakailang day 1 na ako. Mga 5 beses ata. Yung pinakamatagal umabot ako ng 42 days. Tapos na deadball lang. Wala kaming pakialam! Hindi lang better on bedrock na addon yung ginamit ko, kundi marami. So kunwari, di ko alam tong settings icon na item na to, kaya sumabay na lang kayo. Inon ko lahat ng settings para naman din magamit yun, diba? At nakalimutan ko nga rin pala i-on yung coordinates, angas. So eto na talaga, day 1. Syempre puputol tayo agad ng kahoy. Etong tools na ginagamit ko sa settings na icon to nang galing. Comment na kayo na nag-cheat ako. Nilibot ko muna yung lugar, tingin-tingin sa paligid, baka kasi may enchanted na skeleton sa lugar. Nakahanap ako ng Moai statue, yung emoji na laging nakikita ko sa comment section. Sinubukan ko siyang baklasin at tama talaga yung instinct ko kasi may iron dito, boy. Pero di lang pala iron, pati rin pala mga peste meron dito. Parang medyo akong natakot kasi baka mapatay pa ako niyan, kaya lumayo ako ng onte. Meron palang quest tong add-on na to, nakalimutan ko lang. Sinimulan kong kumuha ng iron na quest at dinudubog na pala ako na itong mga peste na to. Kumuha muna ako dito ng bato para makagawa ng stone tools. Buti naman may grapes dito kasi parang nagugutom na ako eh. Kinuha ko na yung iron at matagumpay kong natapos yung quest. Napakadali lang. May orange na puno rin pala dito. Sobrang sagana sa purutas tong addon na to, ewan. Pagkatapos kong mangnakaw, may nakita ako ditong tent na pagnanakawan na naman natin. Di ko alam kaninong baluarte to, pero wala akong pake. Yung sa akin lang is yung laman ng chest. At grabe, punong-puno ng basura to. De, joke lang. May nakapresong villager pala dito, boy. Parang yari ako neto ah. Habang nilot ko nga dito, may bigla ang nag-spawn na villager. Siyempre, nataranta ako kasi pinapatay na ako eh. Pero pinakita ko sa kanya kung sino ako, kaya pinush ko kahit kabado. 4 hearts lang naman pala bawas, walang pawis, boy. Pagkatapos nun, gumawa na ako agad ng shield. Iwas disgrasya sa mga hayop na yun. Habang naglalakbay, ay nakakita na tayo sa wakas ng coal. Kung di mo alam, napaka-importante nito kasi wala na, malapit na gumabay at wala pa tayong bed. Medyo delikado na buhay natin dito. Wala kasing nagpapakita na tupa eh. Eto, nagpakita na. Malapit nang gumabay. Angas. Ang magiging game plan natin dito is tatakbo na lang siguro. Maghahanap tayo ng mga structures, ganun. Nagsuspawn na yung mga zombie. Buti walang zombie dito na mabilis tumakbo. Gumawa na ako ng torch para naman makita natin yung paligid kasi gabi na. At kita mo naman ang daming zombie. Kala ko nga di na sumunod eh. Pagtalikod ko, di ko na mabilang kung gaano karami. So ayun, may nakita na tayong structure doon, kaya agad naman nating pupuntahan. Pero hinay-hinay lang, baka kasi dumugoy na naman tayo eh. Agad ko namang kinuha yung mga loot dito sa chest kasi buraot tayo. Meron pa nga dito sa taas eh. At ayun, ay nakapag full iron armor na nga tayo. Ang bilis. Ninako ko na rin tong mga libro kasi gagamitin natin to mamaya. Narangan pa ako na itong creeper sa labas. Kung di ko nakita to, ay magre-restart na naman ulit tayo. Kakatapos ko nga lang mag-loot, may nakita na naman ulit tayong mananakawan. Angas. Wala naman dito yung nagka-camp, kaya kukunin ko na lang yung laman dito. Ay, andito pala, gagi. Di pa talaga to official na day 2 or ewan, pero it is what it is. May nakita rin pala ako dito mga firefly. Or gintong alikabok lang, di ko rin alam. As you can see, ganito yung official na day 2. Ang advance kasi nung isa. Swerte agad yung bungandang araw ko kasi may parcel dito na di kinuha ng buyer, sa akin na lang to. Pagtingin ko sa chest, grabe, parang abutenga yung ngiti ko at napatalon ako sa tuwa. Walang mina-mina dito pero tamang loot lang. Sayang naman kasi kung walang makikinabang, diba?
Napadpad na ako dito sa Antarctica, kakalot ng mga bagay-bagay. So nahulog ako dito, tapos pagtalikod ko, may kumikin ang ina mo. De, joke lang, iron lang pala. Habang kinukuha ko nga yung iron, ay binubugbog na ako dito ni Ice Bear. Sa kanya pala kung kinukuha kong iron. Kinabahan ako dun, kala ko restart na naman ulit eh. Napadaan ako sa baluarte ni Elsa. Kung alam mo tong sinasabi ko, pinanood mo yung isang 100 days ko, isa kang alamat boy. Nakaalis na ako sa biome na yun at nakahanap na naman tayo ng mga bagong mananakawan. Ay, structure pala. Kala ko babaguhin yung forma ng village pero ganito lang naman din pala. So may ibang gusali dun sa malayo or structure. Pareho lang naman siguro yun. Sinalubong ako na itong mga pinag-online sabong na manok na mga villager dito. Kaya agad kong pinatay kasi napaka-agresibo boy. Grabe kumaltok si Idol, nakakatakot. Pinuntahan ko tong parang watchtower malapit sa village at pinalayas yung mga nakatira sa loob. Sabay na ako na rin sa mga ari-arian dito. Bumalik ako sa village at dito na lang natulog. Kala ko kasi may matutulugan doon, angas. Day 3, may nakita ako ditong Shokoy na may dalang trident. Kaya sinubukan kong agawin sa kanya at di naman din niya binigay. Bumalik ako dito sa watchtower kasi may chest dito. Kaya dito ko na lang din inilagay yung mga nanakaw kong items. Walang hagdanan dito patungo sa floor kaya bubutas na lang tayo at may chest pa nga sa mukha ko kaso pangit naman din laman, angas. May hagdanan na sa second floor at may naririnig talaga ako dito sa taas eh. Andito pala si Idol, nakabantay sa loot na nanakawin ko. Isang palo siguro neto, parang mapapasave and quit ako neto. Kaya mabuti may shield tayong dala. Di naman din maganda yung loot dito pre. Loot ng mga structures dito yung bumubuhay sa akin. Kasi may pagkain, armor, mga yamang mineral. Basta yung mga bagay na mahalaga sa larong to. Kala ko nga masihirap yung buhay ko sa mod na to. Parang baliktad kasi parang unting-unti na akong yumayaman eh. Gumawa ako dito ng bangka kasi pupuntahan natin yung nakita kong pirate ship sa may lugar na to. Kung naalala mo pa, kanina lang natin nahanap yon. So pupuntahan ko na nga yung pirate ship. Nabudol ako mga bay. Eto natuloy yung napala ko, kakalot ng mga bagay. Bumalik na lang ako sa lupa upang makapagmina ng mga yamang mineral para kasi hindi ko pa to nagagawa dito eh. Sinascout ko muna yung lugar para iwas restart. Babalik na lang siguro ako tapos mangloot ulit. Kinuha ko yung nilagay ko ng mga gamit dito tapos inilipat ko sa labas. Nakakatamad labas pasok doon sa masikip na espasyong yun. Sinet up ko na rin yung mga essentials dito tapos natulog. Sana masarap tulog mo. Day 4, kumukuha ako ng bato kasi di pa talaga ako nakagawa ng furnace at lutuin yung mga hilaw na resources na dinadala ko, angas. Dapat nung day 1 meron na ako furnace eh. Umaasta na lang kasi sa mga loot na nakukuha kaya walang trabahong nagagawa. Agad ko namang niluto yung mga kailangang lutuin at gumawa ng bagong iron tools. Bumalik ako sa cave para magmina ng mga bagong ores kasi naubos agad, angas. Ang bilis, walay hassle, walay kuskus balungos. Nakalimutan ko nga pala kunin yung reward sa quest, di naman din maganda yung binigay. At sinimulan ko na naman yung pangalawang quest, which is kumuha ng coal. Tinutukoy ko pa nga lang yung coal, eto na kaagad. Walang quest nag-pop up, colorum na coal ata yun. Eto yung legit na coal kung mapapop up yung quest. Ano naman kaya yung makukuha kong reward na ito? Sana XP na lang binigay na itong quest na to, wag na lang yung torch buwi. So may mga ibang ores nga dito sa addon na to, pero sa tingin ko tatlo lang yung nadagdag or ewan. Bumaba ako para tignan ko anong meron dito sa ilalim kasi parang ang boring na eh. May gagamboy lang naman, yun lang. Di pa nga tayo nakalagpas ng ilang araw, sawang-sawa na ako kumuha ng iron. Inikot-ikot ko muna yung kuweba para maghanap ng diamonds. Wala namang mawawala kung di ako mamamatay. Dapat alerto tayo dito sa mga cave kasi isang putok lang ng creeper, wasak na yung ano eh. Ano nga ba gago? Di nagtagal ay nahanap naman natin yung hinahanap natin, which is yung asul na coal. Natuwa lang naman ako ng medyo kasi akala ko at least dalawa man lang makukuha ko. Ano gagawin ko dito? Gagawa ko diamond shovel tapos pukpuk ko sa ulo mo. De joke lang gago. Sakto na siguro tong pagmimina natin at umulis na ako dito sa kuweba para makapag-relapse kasi alas 10 na boy. Habang pauwi, ang daming mob sa labas tapos nagsuspawn na yung mga naka-enchant na skeleton kaya namang bilisan kong tumakbo para matulog. Day 5, may nakita akong kakaibang parrot. Kinuha ko yung mga hay bales dito sa village para naman din magamit. Gagawin ko siyang wheat para sa gagawin nating cow farm. Ganto talaga itsura ng mga baka sa totoong buhay pero parang ang creepy naman tignan dito, di ko alam kung bakit. Ako lang naman siguro or nababaliw lang ako. So may cow farm na tayo dito, ang galing. Hinahanap ko pa nga yung mga ibang nakalatag na mga hay bales at buisit yung nakita ko. Tinitignan ko pa nga yung trades ni Budoy, dinuraan na ako kagad. Di ko pa nga na ano eh. Ah!
Kinuha ko na tong matambok na mga hay bales dito. Yung pangalawang gagawin ko naman ay kunin lahat ng bed dito sa village upang gawin yung operation slavery. I mean housing renovation. Di ko na gagawin yung emerald at enchanted book farming tulad ng dati, pero yun talaga yung plano dapat. Di ko na rin alam sinasabi ko minsan. May kolorong pala dito sa village kaya ginawan ko agad ng action. Say no to bullying mga bay. Inilapag ko yung mga bed dito sa gitna ng village para ma-access kaagad nila yung slavery privilege. Ay basta privilege pa English pa kasi parang tanga. Pagkatapos ko magawa yun ay may nakilala ako dito isang bagong malalakal at siya ay si Bonbon. Ito yung malalakal, di yung basurang wandering trader. Nagbabarter si Bonbon ng fortune 3 pickaxe kaplet ng 4 na iron. Ganto dapat bartiran dito sa Minecraft boy. At di lang yun, magaganda talaga mga trade ni Bonbon. Nakuha ko na siguro lahat ng bed dito sa village at eto na lang yung nitira. Binalikan ko si Bonbon at binili yung fortune 3 na pickaxe. Grabe, sobrang mura, matutuwa ka talaga na lugi si Bonbon. Bumili na rin ako ng pagkain kasi parang naaawa ako onte, pero lugi pa rin siya dito syempre. Binalikan ko yung cow farm kasi parang magsisiksikan talaga dito pag marami na yung maibibreed ko dito. Merong maluwag na animal pen naman pala dito kaya dito ko na lang din sila inilipat. Katamad na kung gagawa pa ako ng bago. At ayun, ay mapayapa na ako makakapag-breed ng mga cow at di nila alam, nakakatayan ko lang naman pala silang lahat. Parang tanga ang get some help. Na-distract pa ako ng mga baka kaya bumalik na ako dito para tapusin yung mga dapat kong tapusin. Kung di mo alam yung ginagawa ko, di ko rin kasi alam. Kaya pasensya ka na. Di ko alam ba't nandito silang lahat, pero malaking tulong na to kasi kinakagat na nila yung pamain. Ay kaya pala nandito sila kasi malapit na palang gumabi. Magsisleep well na pala sila ng maaga. Habang natutulog tong mga to ay ginawan ko sila ng harang para di sila matuklaw ng mga zombie or kung ano man yung papatay sa kanila. Ganyan ko sila kamahal kasi dito na sila titira habang buhay. Makikita mo naman na mahimbing silang nakakatulog dahil sa akin, kaya deserve ko na rin makapagpahinga. 1990. Day 8. Bumalik na naman ako dito sa cow farm para magbreed. Nagsasawa na kasi ako sa pandesal ng mga bay kaya ipapakain ko na lang tong lahat ng wheat na nakuha ko. Makakagawa ka pala ng backpack gamit na itong stronger string at alam ko yun kasi magaling ako. Ewan ko anong silbi na itong fishing hook para sa isda ata to kasi may fish na nakalagay. What? Ngayon ko palang napansin na wala talagang kapuno-puno tong lugar na to kaya medyo nagsisisi na ako na dito tumira. Mas maganda pa yung suspon kaysa dito kasi mabibilang lang talaga yung puno dito eh. Gusto ko sana kumuha ng maraming kahoy kaso tug-iisa-isa lang mga puno dito tapos nalalayo pa. Pagtsatsagaan na lang natin to. Binabaklas ko na rin tong limbs dito para gagawa na lang ako ng sarili kong tree farm. Kita mo kung gaano kalayo yung mga puno dito, yung hindi sila nasa isang lugar kundi magkahiwa-hiwalay. So eto lang yung nakuha kong sapling sa naputol kong mga kahoy. Ewan ko ba't dark oak ko. Oak naman yung naputol kong mga kahoy. Kinuha ko tong enchanting table dito kasi gagawa ko ng sarili kong enchanting area. Eto yung rason kung bakit ko nakuha ko yung mga libro kanina. Kukulangin lang nga tayo sa bookshelf sa ngayon, kaya eto na lang muna. Day 10. Bumalik na naman ako sa mga kuweba para kumuha ng mga yamang mineral. Mag-i-stack lang ako para magamit sa kinabukasan. Mabilis lang talaga maumos yung mga nakuha ko kasi antakaw. Pinuntahan ko na naman yung madidilim na kuweba para maghanap ng diamonds. Wala pa akong diamond tools eh. Di ko alam kung sineswerte ako ngayon pero basta nakahanap tayo agad na itong diamond. Binabantayan pa nga na itong zombie, di niya makuha kasi wala naman siyang pickaxe. Sayang pre. Isang peraso uli. Maraming salamat talaga Mojang sa biyaya. Tang ina mo. Install ko sana yung Night Vision na add-on pero walang compatible sa version na to eh. Kaya wala na lang. Kinuha ko nga pala tong kakaibang diamond. Nilalagpasan ko lang kasi to lagi. Parang naaawa na ako onte. Nakahanap na naman uli tayo ng diamonds yung di naka deep slate. Sobrang rare na neto kaya please kahit dalang peraso man lang. May nakita na rin tayong lapis lazuli kaya matatapos na natin yung quest na ilang araw ko nang nasimulan. Magagamit ko rin to pag mag-i-enchant tayo. May nakita akong enchanted na skeleton dun sa malayo kaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung mga gantong hayop na to. Kita mo yun, parang machine gun kung makatira sa bow. Walang cooldown ng putik. Tinadlad ako ng arrow pero buti may shield na tayo kaya medyo mabubuhay pa tayo neto. Medyo mahirap siya papatayin kung lulusubin mo, pero dahil ako to, madali na lang kahit medyo papatayin na ako dito. Di pala ako yung pinapatay yung shield ko pala. Pagkatapos ng gulong yun ay may biyaya na namang dumating. Biyaya na ikakapahama ko pala.
Pero buti naman, di ako namatay sa sumabog na creeper or kung creeper man yun. Akala ko biyaya, may kasama palang sama ng loob, binibigay ni Mojang sa akin. Ang asim mo naman, Repa. Gamit ng Fortune 3 pickaxe na to, marami siguro yung makukuha kong diamonds na to. Kaya pala ang mura nito kasi di pala gumagana. Ako pala yung nalugi kay Bonbon, umay. I'm so rich. Pero di bali na yun kasi may nahanap na naman akong diamonds dito sa ilalim ng tubig. Buti pa to kasi dalawa binigay. Kasi di na talaga ako umasa sa peking fortune tree na to. May sekretong laguson pala akong nakita dito. Kaya tignan natin kung may diamonds sa lugar. May enchanted na skeleton lang naman sa baba. Tapos isang creeper pero walang diamonds. Ininom ko yung dinala kong night vision potion para lang maghanap pa ng diamonds. May isang chance lang tayo dito kaya sulitin na to. Di ako bumaba doon kasi wala naman akong nakitang diamonds. Kaya bumalik muna ako sa daan para scout yung buong paligid dito kung meron pa ba akong nadaanan kahit isa. 3 minuto lang yung night vision kaya inikot ko bawat sulok dito. Bumalik na ako sa lagusang yun kasi ang bilis ng oras, isa akong tanga. Nagukay na lang ako ng daanan pababa para di matuklaw ng RGB na skeleton at ng ibang mobs. Di ko dapat kalimutan na hardcore tong world na to. Nakababa naman ng safe and sound pero Google pin na ako dito na itong mga to. Hinay-hinay ko lang silang lalapitan tapos kaltukan. Wala akong ibang magagawa kasi wala na akong no choice. Hindi lang para sa diamonds, di ko naman to gagawin eh. Umirit pa si Gagamboy, ayan nahuli si Crossfire, ang kulit eh. Inuna ko muna yung naka-RGB at napansin ko na di siya naka-rapid fire. Ewan ko ba sa addon na to. Pumasok kagad yung creeper pagkatapos ko silang patayin. Kala niya di ko siya makikita. Eto may enchanted na zombie. Buti wala namang special features tong ganto. Like di siya mabilis tumakbo. Ganun. Pero mataas yung health niya. Yun lang. May diamond na naman akong nakita. Swerte pala dala na itong pickaxe na to. Diamonds pala kasi dalawa binigay ni Mojang sa akin. At ang dami nung binigay nun ah. Gumagana na ng maayos yung fortune tree. Di pala to scam. Salamat talaga Bonbon. Maghahanap pa ako ng marami kasi why not. Gaganahan ako kasi gumagana na yung fortune tree. Nakakabuhay. Nahanap ko nga pala dito si Bonbon. Ewan ko kung paano siya napunta dito. At parang ang daming namatay na kalamaris dito sa baba. Kinuha ko yung mga labi na itong mga to. Tapos may nagalit. Feel ko siya yung pumatay sa kanila eh. Pinantahan ko lang si Bonbon saglit para tignan yung mga bago niyang trade. At di ka talaga madidismaya kung makikipagbartiran ka sa kanya. Wala pa akong budget ngayon kaya pass lang muna Bonbon. Buti tumalun ako dito kasi may biyaya palang nakatago. Siguro nadaanan ko lang to kanina. Tanggap ko nga lang kahit isa lang ibibigay pero nagkamali ako boy. Medyo matamis yung ngiti ko dito. Medyo lang naman. Masaya akong umalis sa cave na to. Dala-dala yung mga nakuha kong diamonds. Agad akong gumawa ng full set ng diamond armor para full set protection. Nasa day 12 pa lang tayo mga boy. Nakapag full diamond armor agad. Parang may cheat na nangyayari ah. Gumawa na rin ako ng diamond gear pero yung sword at pickaxe lang muna. Pumunta ako sa cow farm kasi namiss ko yung ingay ng mga baka dito. At parang nagugutom na sila eh. Ang tagal ko nawala. Ang papayat na ako. Di na maganda quality ng karne at leather na ito. Pagkatapos ko pakainin yung mga baka ay gumawa na ako ng bagong shield. Kasi malapit na masira yung ginagamit ko eh. We don't care. Day 13. Plano ko na maglakbay papunta sa mga hindi ko pa nahahanap na mga hindi kabuluhang bagay sa addon na to. Hinanda ko na nga yung bangka para sa paglalayag na gagawin. Di ko talaga matiis yung coal. Goods na rin to sa gagawin natin paglalayag. Baka maubusan tayo neto kaagad. Sana sa paglalakbay na to ay di tayo mamatay. Pero syempre alam nyo na yun kasi na-upload na tong video na to eh. Nakakamali ka. May nakita ako ditong parang deserted island yung sa mga 100 days na video sa YouTube. Gawa kaya tayo nun. Huminto ako dito sa bagong lupain na di pa naaapakan na aking mga paa. Kinakabahan na ako kunwari. Pero feeling ko galing na ako dito, di ko lang maalala. Basta feeling ko talaga. Medyo familiar yung lugar eh. Dumaan ako dito sa makapal na gubat at parang feeling ko dumaan na ako dito. May nakita akong bahay dun sa malayo. Tapos pagpunta ko, kaya pala familiar yung lugar kasi galing na ako dito. Ito yung inantay ako nung creeper eh. At ayun, pinagpatuloy ko lang yung paglalakbay para hanapin yung One Piece. Di ako nanonood ng One Piece. Ito, may abandonadong bahay, di ko pa to nalut. Ang bilis gumabi, isang bahay pa lang na pag nakawan ko, lugi ako mga bay. Tulog na lang muna tayo, babawi ako bukas. Day 14, nakabalik tayo dito sa Taiga Biome, yung biome na pinagspawnan natin, pero malayo to sa spawn. Pumutol muna ako ng spruce tree saglit tapos kukunin yung sapling. May nahanap pala ako ditong village at isang creeper. Wala namang bago or special sa village na to kaya pagpapatuloy na ako sa aking paglalakbay.
Buti di ako masama ngayon, di ko na lang to susunugin. Ang lalaki talaga ng mga puno dito, di tulad dun sa tinitirhan ko. Ang lungkot tignan kasi walang kapuno-puno talaga. Kinakatay ko nga pala tong deer dito kasi yung parang leather neto, magagawa mong backpack. Kaya laking pasasalamat ko sa mga hayop na to. Thank you. May nakita ako ditong malaking cave na merong moss, yung tirahan ng mga axolotl ba yun. Bumaba ako para lagyan ng torch dito sa baba, tapos ang dami na palang zombie dito, angas. Tamang ilag lang boy. Kaya naman to, di naman siguro ako mamamatay dito. Kala ko yun na yun, marami pa pala dito. Di naman zombie apocalypse add-on ginamit ko, ba't ang daming zombie mga bay. Pupuruhin ko na lang to isa-isa. O ako yung mapupuruhan dito. Kumuha na ako dito ng moss, tapos padamihin ko na lang pagkatapos na itong adventure na to. Spoiler, parang di ko talaga siya nagamit or di talaga. Eto, may nakita akong parang jungle temple na gusali. Sana naman maganda loot dito mga bay. Di ko mahanap pinto kaya binaklas ko na lang yung pader. May naninirahan lang naman na zombie dito kaya pinalayas ko muna. May spawner pala dito, buti nahanap ko to. Pero yung dito sa isa wala naman, pero may lamang basura. Dito na ako matutulog para siyang premium na libingan. Day 15, ipinagpatuloy ko na yung fuel for the venture kong paglalakbay. Medyo sariwa yung tulog ko kanina. Ito agad yung bungad ng araw natin, isang pirate ship. Sa wakas di na ako nabudol, yung buo na binigay sa akin. May mga spawner na kapaligid sa barko na to kaya mabilisan ko namang sinira iisa-isa para iwas sa peligro. Nagsuspon to ng mga RGB na pirata eh, ang kakatenon. Dapat, di tayo puro reklamo sa loot na nakukuha natin kasi ang taong reklamador ay anak ni Mang Kanor. Kinuha ko yung ibang loot kanina, yung iba nga lang. May nakita na naman ako ditong budol na pirate ship mga bay. It's a prank lang pala. Nagantay ka ba? Wala. Tulad kanina, unang gagawin pagpasok dito ay sisirain yung mga spawner. Pero dahil lang bagal natin, eto yung napala ako. Sabi sa inyo eh, buti naman di sila marunong bumukas ng pinto kaya maiisahan ko lang sila dito ng maayos. Akala ko pirate, villager lang pala. Diba sila yung pirate talaga sa vanilla Minecraft? Eto, may RGB na pirata. Kala ko malakas siya. Ako pala. Sinira ko na yung mga spawner dito para wala nang gulo. Eto, may isang diamond dito, goods. Buo na araw ko. Pero dito sa isang chest, pareho lang laman sa napuntahan natin kanina. May village na naman tayong na-discovery dun sa liblib ng lugar na yon para sunugin. De joke lang. Tamang daan lang dito na walang balak. Wala namang ginawa sa akin yung village na to pero gusto ko sunugin. Di ko alam bakit. May RGB na kalabaw at baboy sila dito mga bay. Panis, walang ganto sa cow farm ko. Buha na tuloy ng village yung respeto ko. Grabe, ang bilis gumabi. Yung RGB na kalabaw lang bumuo sa araw ko na to. At ayun, may nakita na naman tayo uli ditong tore tulad dun sa tinitirahan natin. Di na lang siguro ako papasok dyan. Dito na lang ako sa labas matutulog. Pagsapit ng umaga, ay nalaman ko na di pala nagbabayad ng upa yung mga nakatira dito. Kaya agad ko naman silang binigyan ng leksyon. Always remember, we get what we need, son. And we all need this shit. No. Hinahanap nga natin yung mga bagay dito na di maipilawanag ng agham. At yun yung punto sa paglalakbay na to. May nakita ako ditong parang kahinahinalang loot na pinalibutan ng mga ganto dito. First time ko nakasalubong na itong boss na to, legit. Sa ibang run ko kasi wala akong nakitang ganto eh. Tinignan ko laman ang chest, kala ko sobrang ganda talaga yung loot. Eh budol pa rin mga bay, medyo. Grabe boy, ang kate. Almost kalahati ng buhay ko yung damage nito kahit naka-full diamond tayo. Sinubukan ko pang ang lapitan uli para gumante. Naisipan ko na wag na lang pala. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Grabe, full diamond armor, ganto yung damage. Ayak na lang ako dito sa gilid mga bay. Umalis na ako pero babalikan ko yung hayop na yun. Papalakas tayo mga bay. Eto, may bahay na naman tayong nahanap. Sana walang boss na biglaang magsuspon dito ah. May tao sa loob pero parang ayaw niya ng bisita. Binuksan ko dito yung pinto para kamustahin yung may-ari. Meron pang isa dito sa loob, di umawat kanina sa amin. Nagkamali pa nga ako at natamaan ng lubha. Patay na sana tayo nun kung di ko lang naunahan. Tamang nakaw na tayo dito mga bay. May bahay pala dito malapit sa bahay kanina. Medyo nabusog ako sa lot na nadala ko, shisha ball. Day 17, tinutuloy yung paglalakbay at eto pala yung bahay ni Bonbon. Di ko na alam sinong Bonbon tinutukoy ko. May nahanap pala ako dito parang magic type shit, angas. Syempre di ko ninako kay Bonbon to, hiniram ko lang. Eto mga gusali na mapaglulutan natin.
May simbahan dito na inaamag na. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako na itong dalawang zombie na pare. Andito sa taas yung loot ng pala. Ito yung bahay na may titigil talaga sa'yo na mag-loot. Kahit full diamond armor ka, 4 na hearts damage. Paano na kaya sa iron? Wasak siguro ako neto. Alam ko meron pa talagang isa dito. Nilagyan ko muna ng harang dito para di makalabas tsaka patayin. May diamond at isang pitaka ni Lola kung ano man laman neto. Isa pa nga dito at dalawang diamonds. Hindi ko na kinuha yung pitaka ni Lola ulit kasi alam ko. Nahanap ko nga pala yung Sakura Biome andun sa may bukid na yun. Kaya naman pinuntahan ko agad para kunin yung kahoy neto tapos yung saplings rin. Kakaputol ko lang ng kahoy, it's been raining in Manila. Hindi ka ba nilalamig? Huh? Sana naman di makopyright kasi joke lang naman yun tapos ang corny pa nun. Please love. Sa paan ng bundok na to, may loot sa baba. Madilim dito sa loob, parang stronghold datingan. Ang daming potion talagang binibigay lagi. Ano gagawin ko sa potion of farming suicide? Nakapresyo yung mga loot dito. Ang angas naman, babaklasin ko pakulungan. May nagka-camping na pirata dito na mag-isa. Kaya sa akin itong ari-arian mo, ako yung pirata dito, boy. Eto pala balwarte nila sa malapit. Di ko na yan pakikialaman dyan. Di pa nila alam na napatay ko kasama nila. Day 19. Tuloy pa rin yung Buraot Adventures. Eto may premium fully paid na lapida. Maganda loot na ito sigurado. Pagbukas ko ng chest, nilason ako mga bay. Langya, it's a trap pala. Inimbestiga ko dito tapos totoong nilalason ka nga na itong chest. Sinira ko dito para tignan kung meron bang laman. Ginawang tirahan nung nakalibing dito yung lapida niya, angas. Eto na ata yung pinakamaangas na banner na nakita ko dito. Namangha talaga ako. Sheesh! Eto lang yung magandang loot dito, boy. Buti naman pwede na ilagay sa shield yung mga banner. Bumalik ako sa daan kung saan yung boss na nakalaban natin kanina. Daladala yung mga potion na nanakaw ko. Day 20. Eto yung araw na gaganti tayo. Gagamit lang tayo ng bow kasi mautak ako. Boom! Bam! Nakadalawang hit lang siya sa akin pero nag-aagaw buhay na ako, boy. Tinitira ko lang siya dito para di niya ako maabot. Nauubusan na rin ako dito ng arrows. Nasasayang yung iba kasi wala akong tutok. May big brain game plan pala akong naisip. Gagamit ako na itong swiftness potion para di niya ako mahuli. Tapos ibabato ko itong harming potion sa kanya. Bruh, sa akin tumama or di ko rin alam. Ang tanga nun ah. You stupid. Nag-tower up na lang ako dito tapos tirahin siya hanggang sa maubos yung arrow ko dito. Di ko pa nga matamaan kasi ang likot niya eh. Nakabawi ako medyo kasi nabawasan ko ng kalahati yung buhay niya. Kaya goods na to, uuwi na ako. May watchtower dito sa gubat. Angas, ang lupet. Kakatapos ko nga lang umalis sa boss fight na yun, meron na namang isa dito. Oh my god. Pinindot ko yung chest sabay takbo. Worth yung damage niya sa akin kasi hindi na siya makakabalik sa chest niya. Habang buhay na siyang gising. May abandonadong barn dito sa gubat tapos ang angas ng loot shishable. May nakita kong bahay na ngayon ko palang talaga nakita. Parang bahay ng isang wizard ganun. Kinuha ko muna yung laman na ito dito tapos may enchanted apple mga bay. Damn bruh. Di na ako kakato kasi malapit na gumabi at sinalubong ako na itong lonely wizard. Nagulat ako. Kala ko kasi kukulamin na ako eh. Nagtitrade na mga magical shit tong wizard na to. Gamit yung mga magical shit na nahanap natin kanina. Pero yung activated kailangan. Ewan ko ba dito. Binigyan nga ako dito ng mga bulawan at alahas. Ang bait talaga neto boy. Kala ko nakauwi na ako. Ibang village pala to. May lava pool dito. Magagamit natin yan mamaya boy. May nakita rin nga pala ako dito ang kakaibang watchtower. Ang lupet. May mga chest dito sa baba. At may nahanap akong enderman tier. Mag-e-expect akong magagawa tong magical shit boy. Inakyat ko yung tore gamit tong leaves na nakaikot. Merong ladder pero paputol-putol ba naman kabuisit. Dito sa tuktok merong apat na chest at isang batong snowman. Kinuha ko yung ibang laman ng chest at etong batong snowman na to. Sinalubong na naman ako na itong buwisit na to. Di ko na lang ginalaw, baka mapatay ko pa talaga yan eh. Sa wakas ay nakauwi na rin at makapagpahinga.
unang ginawa ko ay gumawa ng maraming bookshelf para makapagsimula na mag-enchant. Gagawa na naman ulit tayo neto ng XP farm, sigurado. Sinubukan ko mag-enchant ng pickaxe at ako'y nabigo. Sumubok ako ulit gamit yung bow. Para akong nalalo sa loto neto sa binigay na enchant na to. Sobrang lakas ng enchant, eto na yung boss killer boy. Yari talaga sa akin yung boss na nakalaban natin kanina, kaya babalikan talaga natin yun. Inilapag ko tong batong snowman at di ko alam paano gamitin. Kinuha ko yung guidebook para malaman paano gamitin. Magsisnik ka pala para mag-add muna ng waystone, tapos lalagyan mo ng pangalan. Pinindot ko uli yung bato, tapos may shisha bowl na dito. Gets mo na ba? Ox lang yan kasi ako rin hindi. In-expand ko yung storage dito kasi ang kalat anong gamit ko. Pero kalat ko naman din ilalagay sa mga chest kahit malaki na yung storage, angas. Bumalik na naman ako uli dito sa cow farm, pero this time ako na yung kakain boy. Tumaya na naman ako uli sa loto. Di ko alam kung nanalo ba ako or hindi. Tapos nun, niloto ko na yung mga kinatay kong baka kanina. Day 24. Gaganti na naman tayo uli sa boss na yon, pero this time mananalo na tayo. Pinepektusan ko lang na itong malakas na bow at di ko alam kung matatawag ba ito na boss fight kasi hindi naman siya gumagante. Ewan ko ba kung matutuwa ako dito or hindi, pero matutuwa na lang siguro kasi ayoko talagang mamatay muna. Palayo siya ng palayo dahil sa bow na to, kaya ako na lang yung lumalapit sa kanya. Di siguro ako tatagal kung papatayin ko siya gamit sword, pero mas exciting yung laban. Buti naman killjoy akong tao. Yun na yun, napakadali lang, easy basic. Sabi nung takot lapitan yung boss. Kinuha ko yung loot dito at ang laki nung XP na ibinigay, parang boss nga talaga. Sheesh. Ewan ko ba ano yung mga nakuha ko, basta nakaganti tayo, yun na yun. Eto na pala yung lava pool na nahanap natin kanina. Binuhusan ko na ng tubig para kunin yung obsidian kasi gagawa tayo ng XP farm tulad nung dati. Akala ko mabilis mo na makukuha kasi may efficiency 4. Naging Java ang putik, ang tagal. Kaya sinayan ko yung dalawang araw dito para magbungkal na itong obsidian. Inabot na ako ng day 26 kasi tinamad na ako. Ito nga pala yung mga nakuha ko sa boss na napatay natin kanina. Bumalik na ako sa base para igastos yung XP na nakuha natin. Parang iniba talaga yung swerte sa addon na to, kaya bahala na lang to. Wala talaga akong tiwala sa batong to. Magte-teleport ka daw sa mga ganto na nailapag mo gamit yung XP mo. Kaya sinubukan kong gamitin at akala ko talaga nasasabog. Gumawa na ako dito ng nether portal para tignan itsura ng nether. At nag-iba rin pala dito, kala ko sa overworld lang. May nakita ako dito ang santilmong lumulutang-lutang, kaya pinatay ko kaagad. Meron pa pala dito, tapos pinalayab ako kaagad, angas. Parang anak lang pala nung mga blaze, namamato ng fireball, kaya alis na ako dito boy. Pumunta na naman ako ng mga cave para magmina. Di talaga pwedeng walang mga zombie sa kuweba, tapos ang dami pa oh. Eto agad bungad sa atin, diamonds. Gumawa na rin nga pala ako na itong backpack. Ewan ko ba kung naipakita ko sa inyo pag graph na ito, pero di naman siguro importante yun. Muntik nga pala akong masalanta ng lubha dito sa landslide na nangyayari. Kala ko nga matatabunan ako nun, pero buti naman hindi. So eto mga bay, may napansin nga pala akong parang enchanted na creeper dun sa taas. Pinana ko dito sa baba at maririnig mo na creeper nga talaga. Napatay ko nga siya at magiging importante to mamaya. Ininom ko tong night vision para mas madali magmina dito sa madilim na kuweba. Tapos may nakita na naman akong enchanted na creeper. Bro, nagdrop ng sandamakmak na diamonds yung creeper na yun, what the hell. Naging 24 kagad dito sa inventory, ang dami boy. So naalala mo nga yung kanina, di ba? Nagdrop ng diamonds yun, tapos di ko kinuha. Kaya binalikan ko yung lugar na yun para tignan kung andun pa ba yung diamonds. At andito pa nga, nakakayaman yung creeper na yun mga bay, pero ilan kaya damage nun pag nasabugan ka nun? One hit ka lang siguro nun, ewan. Di pa ako umalis at sinulit muna yung natirang oras na itong night vision kasi sayang naman. Nakahanap pa nga tayo ng maraming diamonds kahit sapat na yung nakuha natin sa creeper kanina. Kahit saan ko na lang nakikita tong si Bonbon, nagbebenta siya dito ng netherite ingot boy na medyo mura.
medyo lang naman. Gagawa ko nung pinakamalaking storage na backpack. Kailangan kasi netherite. Kaya bumili na ako nito. Di ako nagsisi na pumunta sa kuweba na to, kaya what a nice. Agad ko naman ginastos yung mga nakuha kong diamonds into diamond gear. Gumawa rin nga pala ako netong miner bench at alam ko para saan to, pero nakakatamad mag-explain kaya ilalagay ko na lang to dito. Basically, may enchanted box rin kasi itong addon na to. Sa pickaxe at axe lang ba yun? Di ko rin alam, ewan. Ito yung gagamitin mo para malagay mo sa tools mo. Yun lang. 21. Naghahanda na ako dito para sa gagawin natin gold na XP farm natin. At sasabihin ko na lang sa inyo in advance na napaka-weirdo gumawa ng farm dito sa addon na to. Bumalik pa talaga ako dito para kumuha ng quartz para makagawa ng observers. Kukuha na rin sana ako ng soul sand tapos may kakaiba akong nabasa. Masusummon mo daw yung leech gamit na itong soul sand. Uy, what the hell? Bumalik na ako para makagawa ng maraming observers at ibang items para sa gagawing farm. Tapos tumaya uli ako sa loto. Sa addon talaga to eh, wala nang freebie sa enchantment, kabuiset, isang beses lang nangyari. Day 31, may nahanap pala ako ditong maliit na kubo na may waystone. Siyempre kukunin ko to kasi libre na to eh. Medyo matigas nga lang. Bumalik nga pala ako dito sa may lava pool kasi kulang pa yung kinuha kong obsidian. At nagsayang na naman ako ng dalawang araw dito kasi ang sobrang bagal kunin, promise. Ba't pa kasi ganito, mojang. Pagkatapos nun, sumisid na naman ako sa dagat para kumuha ng trident. Di naman pwedeng walang trident sa trident killer, diba? Mindset ba, mindset? Natug ka. Gumamit ako ng bow dito kasi mas malakas pa to kesa sa sword at di talaga nagda-drop yung hinahawakang trident ng shokoy. Ewan ko ba, common sense na lang siguro kasi wala naman ding looting sa bow, diba? Eto, gagamitin ko na tong sword na walang looting. Isang trident nga lang hinahawakan tapos wala pa tong looting tree. Dalawa yung drain up, boy, what the hell. Ang weirdo talaga na itong addon na to. Nakuha ko na yung mga kailangang items para sa gagawing farm at actually ang tagal ko natapos kasi wala lang. Matagal talaga kunin yung ibang gamit. Dito ko siguro banda gagawin yung farm. Malayo to sa base at nether portal natin kaya safe to dito. Day 35, ginagawa ko na yung gold na XP farm. Montage to medyo kasi wala na akong budget, boy, naubos na. At sobrang tagal ko natapos dito, di lang mga ilang araw, angas. Ang sobrang kalat ng pagkagawa ko na ito, spoil ko na lang sa inyo. Tignan nyo na lang sa video. Gumagana ng maayos yung igniter sa portal dito kasi di bumukas yung isang portal dito. Tinanggal ko yung blocks dito. Tapos gumana na. Ewan ko talaga dito. But sinira ko muna dito kasi ililipat ko to pataas at niligpit yung kalat na nagawa ko dito sa baba. Gantong mechanic na lang ginawa ko para mag rapid fire yung dispenser instead na gumamit ng dalawang observer. Wala kasi tayong sticky piston. Eto, gumagana naman ng maayos pero parang medyo mabagal. Linignan ko dito sa baba at mabagal nga. Kaya pala mabagal kasi di sila dumediretso sa butas, nakakaputang yan. At ayun, naglaan na naman ako ng araw dito para ayusin yung water flow kasi bulok pagkagawa, angas. Di ko talaga maipunto ng maayos daloy ng tubig, ewan ko ba kung sa addon to. Yung addon na yung sinisisi sa kabubuhan ko. Inabot na ako ng day 46 at nag-decide na ako na gantohin na lang. Maayos naman yung sa isang 100 days natin pero dito ewan ko ba. Kumuha pa nga ako dito ng mga bloke para ipanggawa dun sa farm. Halo-halo blocks na to.
Nakakalabas yung iba dito. Kailangan ko pa talaga lagyan ng pader ang didelok kasi na itong mga to. Gumawa na rin nga pala ako dito ng automatic sorting system para sa mga dadadrop na loot. Ito ata yung pinakamalinis na design sa balat ng Minecraft. At ayun, natapos na natin sa wakas yung gold na XP farm. Day 35 tayo nagsimulan, natapos natin yung day 49 angas. Inilipat ko na nga rin pala yung enchanting area dito kasi common sense. Habang nag-i-enchant, inatake ako na itong zombie pigman. Di ko alam paano napunta to dito eh, nilagyan ko na ng pader doon kanina. Muntik pa nga ako mapatay nun, legit. Tinignan ko dito, wala namang butas. Nagtataka na talaga ako paano nangyari yun. Ito na yung sinabi ko kanina na weirdo gumawa ng farm dito sa addon na to. Yung gantong farm lang siguro, ewan. Nilagyan ko na lang ng harang dito para iwas gulo at buisit sa mga yun. Di naman talaga dapat sila makalabas. Makakapag-grind na ako dito ng mapayapa, siguro. Siguro lang naman. Pagbaba ko sa platform, ang daming pigment sa baba, boy. So di galing sa taas yung mga yun. Imposible. At wala namang butas yung farm. Nababaliw na ako at yung larong to. This is bad. Day 51. Pinagpatuloy ko pa rin yung pag-grind ng mga enchantments para lumakas. Pero dito na ako sa baba mag-i-enchant para makita yung mga kababalaghan na nangyayari. Nilagyan ko muna ng bakod para di tayo mamamatay. Pero kung andito sila lahat sa loob, kasalanan ko na yun. Hour 1. Kunwari, pinagpatuloy ko lang mag-enchant dito kahit ang pangit ng mga binibigay. Kaya nga andito tayo, di ba? Wala pa namang nangyayari kaya buti naman. Panaginip lang siguro yun lahat kanina. Nilalagay ko sa libro yung mga enchantments kasi kung sa tools or sa armor, di naman nadadagdagan. Ilang beses na ako sumubok. Or malas lang talaga ako, kaya ginanto ko na lang. Hour 2, kunwari uli. Paglabas ko sa dirt na bakod, may mga nakabaon na zombie pigment. Di naman ako inaatake kasi nakabaon nga, diba, ang tanga mo na. Parang nagsuspawn lang pala sila ng kusa, ganun. Dito galing sa farm, imposible naman. Nasunog pa nga yung likod ng farm kung saan yung switch. Ngayon lang nangyari to or ngayon ko lang napansin, ewan ko dito. Kasi di naman nasunog buong farm kung kanina pa to nasusunog. Nagsuspawn nga sila dito sa baba kaya pala. Di ko alam kung bug ba to sa addon or sa Minecraft pero delikado to, boy. Binuhusan ko nga pala ng tubig yung nasusunog na farm natin at nasira yung sorting system natin dito, umay. Pinalitan ko na lang ng umaapoy na soul sand, wala na kasi akong extra lava dito. Hour 3. Ay wala na pala kasi nalaman na natin na nagsuspawn talaga sila dito, boy. Tuloy pa rin ang grind kahit gabi. Buti naman di lahat nag-spawn dito kasi meron pa dun sa labas kung mapapansin mo. Kung di ko sinuot armor, wala na ako dito kanina pa. Ang dami dito sa labas ng bakod, galit na galit, gustong manakit. Binibigyan pa ako ng pagsubok sa buhay, nag-i-enchant lang naman tayo dito. Nag-i-enchant pa rin ako dito pero malapit na akong matapos. Di ko na to ipa-perfect build, matatagalan na tayo ng lalo. Ito na yung last enchant na ginawa ko dito. Naka-protection 4 tayo lahat sa armor. Wala nga lang mending kasi tinamad na ako gumawa ng trading hall. May unbreaking 3 naman at ipifix ko na lang to gamit diamonds. Mayaman tayo eh. Ang daming nakabaon ng zombie pigman dito sa labas, boy. Umuwi na ako tapos kinuha ko yung 3 capitator na libro kasi ilalagay ko to sa axe natin. Tignan natin ano silbi neto, baka may ability to nakapasabugin mga puno. Parang di naman nalagay dito ah. Ewan ko ba dito, boy. Day 54. Pupuntahan ko yung taiga biome na nahanap natin kanina kasi malaki yung mga puno doon at marami yung makukuha mo. Kala ko pasasabugin. Di pala. Pero ang ganda na neto kasi di ka na mahihirapang kumuha ng kahoy at maraming kahoy. What the hell, what am I talking about? Sinubukan ko pa nga ditong i-connect yung mga puno kung gagana pa rin ba kung puputulin ko yung isang puno. At di ako nadismaya, boy. Sheesh! Sinubukan ko pa nga ulit, baka chamba lang yun. Gumagana nga talaga, angas. Pero yung di ko namalayan ay yung durability na tong axe natin. Eto, may watchtower dito sa gitna ng gubat. Ewan ko ba kung eto ba yung nahanap natin dati. Naglagay ako dito ng waystone para magtitipid na lang ako kung kukuha ko ng kahoy. Umuwi pala muna ako para kumuha ng diamonds. Masisira na kasi tong axe natin. Tapos dito na rin natulog kasi napagod na ako kakatipi-tipi. Day 55. Titipid na naman ako pabalik kasi di pa sapat tong nakuha kong kahoy. Inayos ko pala muna tong axe, baka biglang masira to pag ginamit ko. Sinubukan ko dito sa malaking puno. Di siya rektang nasisira pero yung kalahati lang. Di na ako magre-reklamo, mabilis naman din kahit ganito. Eto nga yung lugar na napuntahan natin kasi andito yung pinagtripan natin na villager. Medyo maliit na lang bawas niya sa akin kasi naka-protection 4 tayo pero mag-iingat pa rin tayo dito, boy. Di ko pa pala nakita yung laman dito sa chest.
Kala ko talaga OP yung makukuha kong gamit, pero may ways to naman. Goods na to medyo. Basic na lang sa atin to kasi napaka overpowered na itong bow na to. Walang binatbat siguro lahat ng boss dito sa panang tuboy. Lumapit ako kasi di ko na siya nakita, tapos ngayon ko lang nalaman na nagsusummon pala to ng mga clone pag naglo low HP. Pero huli pa rin, di ka makakaligtas sa akin. Binuli mo ako kanina, ikaw naman ngayon sa sitwasyon ko kanina, boy. May galit ang putik. Enemy chaser. Eto yung clone niya dito, ingay lang dulot, di nang aatake. Parang handa na ako sa pangalawang paglalakbay na gagawin natin, mga boy. Day 56. Nagsimula na naman akong lumayag para hanapin yung ibang boss dito at yung cured villager. Naalala mo yung nakuha nating runes at yung lonely wizard? Nagtitrade kasi yung lonely wizard ng mga magic staff gamit yung runes. Pero yung runes na meron tayo ay di tinatanggap ng wizard kasi kailangan pa itong i-activate gamit nung cured villager. Well, actually, yung cured villager ay isang corrupted villager muna. Tapos, ihihil mo lang gamit yung weakness potion at isang golden apple. Tsaka muna magiging cured at makakapag-trade ka na. Hahanapin natin yung corrupted villager tapos ihil para makabili tayo ng magic staff dun sa lonely wizard. Nakakamali ka! Bumalik ako dito para magawan ko na ng hustisya yung ginawa niya sa akin dito, boy. Day 57. Tuloy ang paghahanap sa mga boss at corrupted villager. May nahanap pala akong bagong structure dito na may bounty board. Ewan ko ba ano to, wala namang nangyayari pag pinipindot ko, di ko na lang din kinuha. Ang laki ng lawa dito, tapos may tower dun sa may bukid na yon. Parang bagong tower yon kasi kakaiba forma. Ang angas andito sa tabi ng cherry biome nakalagay. Napaka-acoustic yung feels. What? Nakabaon sa lupa yung pintuan, parang inabandon na ata to. Bagong tower nga kasi may ladder patungo second floor at may magic rune na naman tayo uli ditong nahanap. May nahanap pala ako ditong bagong music disc na walang album. Tapos may libro dito na J. Rivers Note. Eto ata yung pangalan nung music disc. I know his story. He made music for his friend. He had love for music. The villager liked his music and offered to pay. He had to leave a trace of himself to let future travelers know that he was there. I ain't reading all that, bruh. Yoink. Nakakamangha talaga tong addon na to. Nilagay yung bilibid dito, napakahusay. Parang wala namang tao dito ah. Ano ba silbi neto dito? Eh di ano pa ba? Para malut natin syempre. Pagkatapos ko manglut ay may nakita na naman akong bagong structure dun. Grabe, ngayon pa naglalabasan yung mga bagong gusali. Parang tower ng mga researcher na kulto. Ewan. Dito sa malapit may mga spawner at mga ores. Eto ata yung parang loot dito. Di ko rin alam trip neto. Kaya binasag ko na lang mga spawner. Inakyat ko yung ibang floor dito. Lahat talaga may mga spawner at ibang loot na naman binibigay. Kinuha ko na lang din to, baka kasi magamit. Nakalimutan ko na talaga yung quest dito, boy. Dapat kasi di nakalock yung ibang quest sa isang tier, tapos ang pangit pa nung rewards. Ewan ko lang sa ibang quest, pero pangit lang naman din siguro. Napaka-reklamador ko talaga. Inakyat ko na yung last floor dito at may nakalapag na parang beacon. Needs 4 souls to summon Lich. At ayun, nahanap na natin yung isa sa mga boss na hinahanap natin. Napakaangas. Di nasisira yung beacon, kukunin ko na lang sana. Naglagay na lang muna ako dito ng waystone, tapos babalikan ko na lang to dito. Parang eto kasi yung pinakamalakas eh. Save the best for the last. Ang galing ko talaga magrason. Nalilito ako kasi masusummon mo rin yung Lich gamit Soul Sand. Baka yung sa beacon, boss, tapos yung sa Soul Sand, boss pa rin. Pareho lang yun, tanga. Gago! May nakita akong bahay dun sa paanong bukid na yun. Parang bagong bahay rin kasi ngayon ko lang nakita yung ganung bahay. May tao sa loob at di pa ako sigurado kung nangangagat pa to. Kaya di na lang ako nakitulog sa loob. 1990. Day 61. Sa tingin ko, eto na yung hinahanap natin. At ito yung corrupted villager. Namamalo pala to, parang vindicator. Buti talaga na di ako pumasok kanina. Dinala ko naman yung exorcism tools dito para ma-heal tong villager na to. Parang nag-heal ka lang nung zombie villager, ganun. Sino kaya ng kulam neto, ba't naging kurakot tong villager na to, boy? Ilang minuto, gumaling naman din agad. Kala ko nga bukas pa eh. Pwede mo na mapalitan yung runes mo. Pero may kasama pa palang parang magic scroll. What the hell? Tinignan ko sa crafting table yung recipe ng mga scroll na to at madali lang naman pala gawin. Pero yung iba mahirap. Naglagay na ako ng waystone dito, matik. Umuwi pala muna ako para mag-craft ng magic scroll. Andito kasi majority ng mga resources ko kaya ayun. Back
Unfort na kung patipi-tipi, magastos sa XP tong Waystone, eh ayoko na gumamit ng XP farm. Pumunta na ako sa bahay na itong Lonely Wizard at ano bang ginagawa na ito dito? Yung Vitality Rune lang yung na-exchange ko kasi ito lang naman din nahanap natin at ang dami pa nga. Ito na yung magic staff ni Sailor Moon Boy, napaka-OP. Hindi ka na mamamatay gamit na ito. Sheesh! Binibigyan ka ng regeneration at health boost 4 na buff. Wala na, ako na yung boss dito. Paglabas ko sa bahay, nagtipis sa labas yung wizard. Ay, hindi pala gagi. Bagong wizard yun na nag-spawn. Pareho lang naman mga trade pero ba't naman nag-spawn to dito? May bagay talaga na di maipilawanag sa addon na to. Bruh. Nahanap na natin yung corrupted villager at yung tirahan ng leech. Dito naman tayo sa baluarte ni Elsa para hanapin yung isang boss daw dito. Alagad daw niya to, sabi ni Bonbon. Baka si Olaf to buy. Eto, may abandonadong bahay dito sa gitna ng Arctic. Nag-iwan pa nga ng basura dito kaya pinulot ko yung iba. May village dito sa malapit, sila ata yung nang-raid ng bahay na yun. Kumuha ako ng yellow dito kasi gagawa ako ng magic scroll na may blue eyes sa recipe. Yung magic staff ibibigay siguro na ito, malakas, sigurado. Kanina pa ako paikot-ikot dito, wala akong mahanap. Puro yellow at nyebe, tapos konting bukid. Parang eto na siguro yun boy, baka dito nakatira yung boss na yun. Inakyat ko yung tore at ang taas pala na ito, medyo mabagal rin akyatin. Tapos sinalubong lang ako na itong pillager. Dito sa tuktok, meron lang namang enchanted book tapos di ko pa pinulot. Maya-maya, meron na namang isa dito. Pero medyo malaki. Eto na ba yun? Pinasok ko sa loob at wala namang boss na nakaabang sa akin. Puro spawner at loot lang. Tapos dito naman sa taas, isang spawner uli. Nabudol tayo mga bay. Day 64. Tuloy ang paghahanap sa mga boss. Napadpad na ako dito sa gitna ng frozen na dagat at wala pa akong nakikitang boss. Buset. Nilapitan ko tong parang tanod na outpost at may health bar lumabas. Nagulat ako dun, legit. Kala ko lalabas dito sa may outpost, inantay ko pa nga. Eh wala naman, natakot ata. Andito pala sa gitna ng village, nakalapag home court niya. Inaalipin yung mga nakatirang villager dito, walang iaboy, tigas ng muka. Isang boss fight na naman magaganap na walang fight kasi ako lang pumpektos dito gamit tong bow. Eto yung boss na kahit creative, pinapatay ako eh. Kung nakita nyo sa intro, paano na kaya pag lumapit pa ako, di na siguro ako makakalabas dyan. Kaya dapat mautak tayo boy. Malaki rin XP binigay nito at nag-drop na itong kulay asul na Ender Eye. Kung di mo alam ano meron sa mga iba't ibang kulay na eye, explain ko na lang pagkatapos kong makuha lahat mamaya. May mga preso na villager dito sa loob ng pyramid at basurang loot syempre. Di ko sila tinulungan, malala pa ako sa boss na yun. Joke lang. Bro, di eto yung hinahanap natin na boss pero yun na yun. Napatay na natin isa sa mga boss at nakuha yung asul na eye. Nakakita na naman ako dito ng tore nung leech. Nilot ko yan syempre. Eto na ba yung hinahanap natin? Potragis, bahay lang pala ng witch. Paulit-ulit ko nung sasabihin na paikot-ikot na ako dito boy, nakakahilo na tong lugar na to. Sa pagod ko, nakita ko dito si Bonbon, tapos may binibenta siya ditong mapa na makakahanap daw ng ruins. Nagpabudol naman ako. Iniisip ko dito na mahahanap ko yung boss gamit tong mapa and oh boy. The fuck? Napuntahan na natin to. Inabutan ako ng bagyo pero eto di ko pa to napuntahan. May nakabao na kaharian dito sa gitna ng Antarctica tapos ang ingay ng mga pinto. Pagbukas ko dito, wala namang kumakatok. Parang may multo sa ado na to mga bay. Sinalubong ako netong zombing butler, pinapaalis daw ako dito, awit. Narating ko na yung destination at walang boss banda dito. Naghukay na lang ako dito para hanapin yung sinasabing ruins daw neto. Alis na ako, sinasayang ko lang oras ko dito. Nanotice kaagad ni Elsa na papunta na ako sa kanyang alagad. Nadistract pa ako dito kasabot ata ni Elsa yung peking Bonbon kanina boy. Alam pala ni Elsa na malapit na ako dito kaya sinubukan niya akong tigilan. Pero I am inevitable bitch. Para akong baliw dito pero tamang roleplay lang kunwari. Eto na ata yun at eto yung parang ice na boss dito. Iceologer, ewan paano ipronounce. Paglabas niya sa binto, sinapulan kaagad ako ng kapangyarihan niya. Sheesh! Pero wala lang to boy. Ako ata yung boss dito tapos sila yung hinahunting ko. Nagdrop siya ng bagong magic rune pero wala yung kulay na Ender Eye. Pinasok ko yung bahay niya, may dalawang kasambahay siya dito at ang dilim dito boy. Babalik na ako para makapag-trade doon sa Lonely Wizard na yun. Grenade!
Ang angas na mamato ng yelo pero parang wala namang damage, wala kasi akong mana boy. Eto, saktong sakto, kuha tayo ng totems. Handa na ako sa lich na yun. Pareho lang naman lahat ng boss dito. Bilis matiklop. Sinomon ko yung lich. Sabay talon, una ulo. Natakot ako dito kunwari para isipin niya na mahina ako. Natakot ako dun boy, walang biro. Nakalahati ko na yung buhay niya dito. Tapos biglang nagboom. Bumalik. Andaya. Pero eto lang naman ata yung special move niya. Bro, mas mahirap pa yung Wither kesa dito. Well, to be fair, OP talaga yung bow natin. Nagdrop ng Quintas, bagong Magic Rune, at yung Violet na Eye. Pero mas good yung XP boy. Umulit pa ako dito kasi ang boring nun eh. Hinuli ko pa to kasi kala ko mapapatay ako neto. Pagkakaiba lang neto sa ibang boss, eto, lumilipad. Yung iba, hindi. Ginamit ko tong Quintas at di ko alam ang nangyari dun. Nakuha na rin natin sa wakas yung pangatlong eye. Makapagpahinga na tayo. Dito na ako boy, napakaganda ng terrain dito. Nakaka-stress dun sa may base natin eh. Malaya na ako, gagawa na ako ng bahay natin sa wakas after 73 days. Bakasyon muna ako dito, gawa ng bahay. Tamang relax lang sa simoy ng hangin ng mabagong cherry blossom. Ang bilis na mga pangyayari kasi ang bilis naman mamatay ng mga boss eh. Day 74 hanggang di ko alam, basta ang tagal ko natapos gawin tong bahay na to. Enjoy nyo na lang kasi isang oras na ako dumadaldal dito eh. Umagang umaga may napadpad ditong bungisngis. Di naman nang aano kaya hahayaan ko na lang din yan. Hold up! Day 86, lumabas ako dito para kunin yung ibang gamit pero may narinig talaga akong creeper eh. Hello? May nakabaon pa nga dito sa lupa. Super grenade! Boom! Oh, diba? Nakakaput. Inayos ko na tong diamond gear ko dito kasi malapit na palang masira, buti napansin ko. Tapos kumuha na ako dito ng coal kasi wala lang. Lumipat na rin pala si Bonbon dito kaya bumalik na rin ako dito ng netherite panggawa ng bagong bag. Bumalik na naman ako netong mapa, pero sa stronghold to. Sana dito budol. So yung tatlong kakaibang eye na nakuha natin sa mga boss kanina,
ay gagamitin para i-craft yung Ender Eye. So basically, para makapunta sa End Dimension tapos patayin yung Ender Dragon, is patayin muna yung tatlong boss na yun. Maliban sa Iceologer kasi di naman nag-drop ng eye yun kanina. Tapos na bakasyon, balik na naman sa Adventure which is patayin yung Ender Dragon. Ilang beses na natin to nagawa, no pressure. Eto na, andito sa village yung stronghold, makikita naman sa mapa kung di ka bulag. Dating ko dito, may namamatay na mga hayop. Ewan ko ba anong nangyayari dito. Nahanap ko agad yung dalawang library dito tapos ang lapit lang nung dalawa. Tapos maya maya, nahanap na rin natin yung portal room. Pinadalay na talaga para sa atin mga boy. Naglagay ako dito ng waystone, baka babalikan ko pa tong stronghold. Di na ako bumalik dito. Niloot ko pala muna tong library at may nahanap akong armor trim. Let's go! Inaakyat ko nga tong pillar tapos binangga nung dragon. Angas na wala yung tubig. Oh no! I'm fucking dead, dude. Muntikan tayo dun. Legit, buti na sa hotbar yung pearl. Pumapatay ako ng Enderman dito para makakuha ng Ender Tear. Tapos, i-craft yung item na to. Ma-access mo yung Waystone gamit na itong item na to. Napakaangas. Tapos, makakapagtipin na rin. Parang no need na Elytra, pero kailangan pa rin. Ganun. Pumunta pa rin ako dito para hanapin NCT at yung Elytra. Malas, walang NCT sa malapit. Umay. Sinubukan kong hanapin pero wala akong dalang blocks. Tapos, nakakatamad rin kumuha. Kaya, umuwi na lang ako. Nilagyan ko ng trims yung armor ko gamit yung nahanap kong armor trim sa library. Sheesh. Pumunta ako dito sa Nether kasi may kukunin akong item dito. Hindi eto yun, pero what the hell. Kailangan ko na itong magma cream kasi magagawa mo itong magic scroll at yung wither skeleton head. Kaya maghahanap tayo ng fortress ngayon. At ayun, nahanap na natin yung Nether Fortress. Buti naman, medyo malapit lang. Parang baliktad ko pinupuntahan yung mga importanteng lugar dito, boy. Eto yung pinakauna kong encounter sa isang Wither Skeleton sa world na to. Walang biro, no joke. Sobrang tuwa ko dito off mic. Parang sumisigaw na nga ako dito eh. Tatanggipin ko lang itong swerte ko ngayon. Tumambay pa ako dito saglit kasi kala ko magtatagal talaga tayo dito. Tapos bumalik na ako pagkatapos. Ginawa kong scroll yung nakuha nating Wither Skull at Magma Cream para ipambali ng mga magic stuff. Nakuha ko na lahat ng magic stuff maliban dito. Ewan ko ano yan. Eto, namamato ng Violet na Fireball tulad nung binapato nung Lich. At eto, apoy naman. Mas maganda to kasi wala tong cooldown pero mahina lang damage. Alam kong nakuha natin yung Lich na Magic Rune, pero yung sa apoy, ewan ko saan ko nakuha yon. Grabe ba naman ako mag-cut sa edit, di ko nakikita kung sa Lich ko ba ito nakuha or ewan. Ine-enjoy ko na yung mga natitira kong araw dito sa world na to. Day 94, tapos ko na nga yung bahay, pero ang pangit naman dito sa labas, kaya gagawa tayo ng parang bakod na may disenyo kunwari. Di ko rin alam ano tatawag ko dito. Masasabi kong pinaglaanan ko to ng oras kasi ang angas nung resulta, tapos tinamad na ako mag-edit kaya tinimeslap ko na dito. Ganto yung itsura niya at inabot ako ng 4 na araw ba yun? Nakalimutan ko lagyan ng mga ilaw dito kaya nilagyan ko muna ng mga torch para mas maganda tuwing gagabi. At natapos na ako overall in day 99. Sheesh! Bago mag day 100, bumalik ako dito at papatay tayo ng 6 na lich.
kasi wala lang, trip ko lang. Nabutan ako ng gabi para mapatay yung anim na lech na yon. Tapos di pa rin ako napagpawisan. Ang yabang mo naman pre. Nagawa ko na lahat yung mga kailangan gawin dito sa mundong to. At parang gusto ko nang matulog muna. Kaya see you guys on the next video. Or next year pala. Or next decade. Bruh.